Radyo, lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyares at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. W sa telebisyon. Ngayon po ay Throwback Thursday. Araw po ng Thursday, July 21, 2016. Alam po ni Parts Marvin Javier, ako po si Hannah Senyares. Hindi po ako solo flight ngayon, bagamat wala si Parts Marvin dito. Pagkakasama ko dito po sa ating palatuntunan si Gemma Gumanala. Magandang gabi sa inyong lahat. Good morning, New York. Ano special mention ng New York? Hindi pwedeng good morning, Saudi. Good morning, Damo. Dadad. Hindi mo gamitin yung dadad. Bias ka. Damam lang binabati mo. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Ito pang Radyo FW sa telebisyon. Sa mga gusto pong tumawag, welcome na welcome po kayo. Makisali sa ating diskusyon ngayong gabi. Ang ating text hotline 0998-766-1754. Again, it's 0998-766-1754. At para naman sa mga gusto tumawag sa landline 412-0288, ang ating landline. At syempre tayo po'y napapakinggan live dito po sa Maynila, no? Sa atrimedia.com/broadcast-live. At sa radiofilipino.com, which is based in Japan, tayo po'y napapakinggan din live, as well as jbsolis.com. Ano ba itong jbsolis.com? Gusto niyo ba malaman kung ano yan? Mamaya malalaman natin, ah. At makakasama po natin dito sa ating palatuntunan ang Supremo. Di ba yan ang tawag sa kanya? Yes. Ang founding chairman ng Pinoy Expats OFW Blog Awards, or PEBA for short. Okay, siya po yung pinaka-supremo founding chairman dyan. Malalaman po natin yan sapagkat alam nyo itong grupong PEBA, ang isa sa pinakamalaking grupo ng mga OFW sa social media, particularly sa Facebook, ano? At mamaya, we will learn more about that. Samantalang, unahin muna natin ang balita ngayon. At sige, sayo muna, ano? At mamaya, may kakwento tayo kung saan tayo nanggaling kanina tanghali. Pero ito munang balita mula kay Gemma Gumamela. Belio, titingnan ang kalagayan ng mga OFW na stranded sa Saudi Arabia. Lilipad papuntang Saudi Arabia si Labor Secretary Silvestre Belio sa Webes ng gabi upang makita ang aktwal na kalagayan ng mga OFWs na stranded doon. Ayon kay Belio, ipinag-utos sa kanya ni Pangulong Duterte na agad bigyan solusyon ang mga problema at pangangailangan ng mga OFW. Ang kanyang balik ay sa Linggo, so inaasahan natin na sa kanyang pagbabalik ay may good news tayong kasi pag naman ang ating bagong SecLab or Secretary of Labor. Talagang kakaupo pa lang niya ay nagawa na niyang mag-ikot, ano? Yeah, nag-umpisa na siyang mag-ikot. Makikita natin sa social media
high praise talaga siya ngayon. Oh. Mataas yung... Masipag ah. At saka gustong-gusto ko na inuna niya ang isa sa pinaka-hardship post kung saan ay 1 million ang bilang ng mga OFW at yan ay nasa Saudi Arabia. Mm-hmm. No? Para personal na makita niya mismo ang kalagayan ng ating mga OFWs doon. Okay, at sa iba namang balita, ay alam niyo po kanina nag-post tayo ng Facebook Live video, ano ho? Kung saan ay tayo po ay nagbahagi ng ilang mga updates dyan po sa OWA sapagkat kanina naganap ang consultation with stakeholders sa OWA or Overseas Workers Welfare Administration kung saan ay pinulong ng OWA ang mga NGOs, mga civil society organizations, academe, tsaka yung women's sector para sa promulgation ng implementing rules and regulations nitong Republic Act 10801. Alam nyo ba kung ano yan? Otherwise known as OWA Act. OWA Act. Okay. At alam nyo, meron na ho kasing batas. Ano ho? Batas na ho itong OWA Act. And this was effective starting May 10. It was signed into law. Ano? Ngayon lang May 10, 2016, at ang effectivity niyan, syempre nagkaroon pa ng publication sa Diaryon, 'di ba? At naging effective 'yan itong May 31. Okay? At kanina nga po napag-usapan yung implementing rules and regulations sapagkat iba yung batas sis Gemma, no? Yes. At syempre yung kung paano ma-implement yung batas, yun yung tinatawag na implementing rules and regulations. Okay, so ano bang kahulugan nito ng OWA Act at bakit importante ito para sa inyong mga OFW? Una sa lahat, ay may pagkakaiba. Ang pinaka-significant dyan ay yung status ng OWA. Kasi dati, meron lang tayong sinusunod na omnibus policies dyan sa OWA kung saan yan lang yung parang implementing rules lang din based on the Migrant Workers Act. Okay, at yan yung Republic Act 8042 as amended by RA 10022 o yung Migrant Workers Act. Pero because of this OWA Act ay yung OWA mismo ano, naklaro na, clearly defined na ngayon kung ano ang function ng OWA, kung ano ang benepisyo na dapat matanggap ng mga OFW. At kung paano ngayon ang operations, okay, ng OWA. Sapagkat alam niyo ba na prior to the implementation of this law, ay ang pondo ng OWA, yung tinatawag na trust fund, ang ginagamit sis Gemma at sa ating mga viewers, ano, para doon sa tinatawag na maintenance and other operating expense. Alam mo ba kung ano yun? Yung tinatawag na MOOE, yan yung mga supplies, materials, etc., etc. Yung representation, pag-rent ng mga buildings, rentals, okay? At bukod dyan, ano, dun sa MOOE, yung personal services or yung PS, dun din kinukuha sa trust fund na pondo ng mga OFW na nagmumula dun sa $25 na contribution per contract ano ng mga OFW. Ngayon, bakit ho importante no kung paano ma-define itong OWA? Ngayon po ay isa na siyang ganap na national government agency at attached agency ng Department of Labor and Employment. Anong kahulugan niyan? Ngayon, ibig sabihin na since it's already an NGA or national government agency, it is now entitled to receive funding from the national government. Diba? Kasi, alam mo, isa ito sa mga naging advocacy ng aking yumaong ama, si Ambassador and then Congressman Roy Senyeres, yes. Nung siya ay nabubuhay pa. Palagi niya itong bina-voice out, ano, itong kanyang opinion about the OWA Fund. Sapagkat, for the longest time, sis ay... since 1980s, since nag-umpisa yung OFW phenomenon, ilang welfare officers na ang na-deploy, ilang beses na nagbabayad para dun sa mga Filipino Workers Resource and Development Center or FWRDC, ilang pondo na yung nagagastos, ano? Pondo ng OFW para dun sa shelter,
para sa mga household service workers na nag-run away o tumakas mula sa kanilang employer. Million na, no? Millions of US dollars has been spent for all of this. And the OWA has not been asking any money from the national government kasi meron silang pondo na ginagamit, which is pondo ng OFW. Natatandaan ko nga nagkaroon siya ng privilege speech para lang dyan sa OWA. Yes. Oh, in fact, ito, yung binabasa ko dito, in his own words, ano, gumawa siya ng memorandum addressed to the Speaker of the House at yung head ng Committee on Appropriations, DFA, DOLE, POA, kung saan talagang in-enumerate niya isa-isa kung ano ang mandate ng DFA, ano ang mandate ng DOLE at ng OWA. At ang pinaka-importante dito, ano, na maklaro sa lahat na ang mandate talaga netong mga frontliner na government agencies ay ang protection ng mga overseas Filipino workers. It is not even economic diplomacy or national security. Ang primary concern ay protection ng mga Filipinos overseas. At kaugnay niyan, syempre, pag sinasabi mong kailangan protektahan ng gobyerno, ito talaga yung naaalala ko, no, na palagi niyang hinahalintulad, di ba, sis, Gemma? For example, head of the family. Okay, may isang pamilya, may nanay, may tatay, may anak. Ang head of the family dyan, usually yung tatay. Di ba? Kung nagagalit yung mga, ano, ah, mga nanay. Ah. Pero just let's just take it typically, ano, kung ano yung pangkaraniwang na nangyayari. Okay, so si tatay ang head of the family. Ibig sabihin siya ang may obligasyon na mag-alaga at mag-protekta sa kanyang pamilya. Etong si anak, ang kanyang pinoprotektahan. Di ba? And of course, yung si misis na rin. Ngayon, sasabihin na ni tatay, sige anak, kunyari ikaw anak ko sige anak na Gemma, protektahan kita. Pero, bayaran mo ako para maprotektahan kita. Parang nakikinita ko sa'yo si Amba. Does ganyan that make ganyan sense? Yes. O, diba? Exact words. Ibig sabihin, you do not ask money from the one you should be protecting in order to protect them. Dahil responsibility yan ng head of the family. Ngayon, ang head of the family in this case, ano? O di kaya, ang may responsibility to protect as per mandate of the law ay ang OWA, ang DFA, at ang DOLE. So, dapat lang, ano, na humingi sila ng pondo mula sa national government so that they can do their job. Ano pang significance nito, ano, mga OFWs? Ibig sabihin, yung pondo ng OWA na nakokolekta out of the contribution of 25 US dollars ay 100% mapupunta na para sa benepisyo. It will redound to the benefit of the OFWs without having to worry about spending for rent, 'di ba? Yung mga salaries dahil ano na to eh, covered na siya ng salary standardization law. Okay? At pag sinabi mo namang benefits, ano nga ba yung benefits? Ito, hawak ko yung kanina, no, pinasa doon sa consultation meeting. When you say benefits and services of the OWA, marami yan, ano? Ito, example lang po, ano? Yung repatriation assistance, loan and credit assistance, on-site workers assistance, death and disability benefits, healthcare benefits, education and skills training, social services, family welfare assistance programs, and services for women, migrants. Ang dami, no? Ang daming mga benepisyo. At importante ito, no? Ang wording dito sa batas. Nothing in this act shall be construed as a limitation or denial of the right of an OFW to avail of any benefit plan which may be adopted in the employment contract. Ibig sabihin, ito lang ang iilang mga guiding principles kung ano ang dapat na ma-improve ng mga benefits dyan sa OWA, but it is not limited to this. Ibig sabihin, ongoing naman yung proseso na yan. Kung meron pang mga benefits na narapat, dapat yan ay maidagdag. So, naku po, ang ibig sabihin lang po niyan ay dapat hindi na tayo makarinig, sis Gemma, ng mga dahilan na, wala na tayong pondo eh. Diba? Yan yung inaantay ng mga OFW. Usually kasi, diba, kakatok ka sa pintuan ng gobyerno, hihingi ka ng tulong, tapos minsan nakakalungkot na gano'n ang ibabalik sa'yo. Yung lagi nga nating sinasabi, may mga magagandang
close naman. Kaya lang ang problema talaga yung implementation. Hindi nagiging maayos. Laging may lapses sa part ng implementation. At napakaganda. Tama yung sinasabi mo, no? Napakaganda kung titingnan on paper, yes, itong OWA Act. It is, it should be more beneficial for the OFWs. Pero yun nga ang tanong. Yan ba ay mararamdaman ng OFW? Diba? Dapat lang yan ay maramdaman nila. At yung bang, actually kanina hindi lang ako nakaroon ng pagkakataon na makiusap. Dahil present po doon ang administrator ng OWA na si Admin Rebecca Calzado. At saka si DA. Si DA Torres, ano? Na silang nag- Which is nakausap din natin kanina regarding doon sa dalawang case na nilapit natin. And oo, hopefully, sa lalong madaling panahon masolusyonan. Friendship mo yata yung si DA Torres, ano? Nakakalapit ito si Gemma, no? Para doon sa mga kaso na tinutulungan natin. But anyway, sila nga yung nagpre-preside at hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon, pero gusto ko sanang makiusap, ano, kanina na kasi tayo, no, on their part as the admins at saka tayo naman sa NGO at saka now sa media, naiintindihan natin, ano, yung kung ano yung limitations ng mga benefits, kung ano pa dapat yan. For example, napag-usapan kanina, paano kung nag-expire yung kontrata or nag-expire yung membership sa OWA before the end of the contract. Kasi di ba minsan nag-extend na kontrata o di kaya nagla-lapse yan 2 months before sapagkat magbabayad si OFW ngayong araw na to pero 2 months from now pa siya i-deploy ng kanyang recruitment agency. What happens then kung ang sinasabi ay 2 months or 2 years ang validity ng OWA membership? Paano na yung kulang na 2 months, di ba? Nandun pa lang siya, magla-lapse na yung 2 years niya. So, kanina may napag-uusapan pa ng mga grace period. Which is sabi naman, i-consider naman daw yon, di ba? Hindi naman sila yung talagang, hindi naman daw ipagkakait ko, no? Ano? Yeah. Yung mga benepisyo. There should be some special considerations para sa mga nun. Kasi, malay mo nga naman, di ba? You will never know. I mean, knock on wood. Wala sanang mapano, no? Madisgrasya or what sa ating mga OFWs. But, yun nga yung assurance dun, eh. Kaya ka nga nagkaroon ng insurance so that in any event na merong magkaroon ng untoward incident, merong kang matatakbuhan. Merong kang pondo na maaasahan na makakatulong sa'yo. At yun naman nga daw, no, ang sinasabi na they will be considerate of those things. Ang gusto ko lang ipakiusap na sana maintindihan yan noong hanggang sa mga frontliners nila, yung mga rank and file. Kasi nangyayari, lumalapit doon, sasabihin, ay, hindi, expired na yan eh. Sorry ka na lang. Tapos si OFW, uuwi ng luhaan, di ba? Oh, I'm sure meron ka rin experience na yan. Laging ganun yung scenario. Paglalapit sa government agencies, hirap na hirap sila. Pero pag the way naman pinipresent ng agencies, ang ganda-ganda. So, sila. Meron tayong tinatawag dyan na ideal. Kumbaga, ano lang yan, ano lang po yan, ano? Expectation versus reality. Yes. Diba? Pero at least, this is a step in the right direction. At ako naman ay natutuwa na at least, ito ay isang ganap na batas na. Hindi lang siya omnibus policies under the migrant workers. Ako hindi talagang on its own ay meron ng batas na tinatawag na OWA Act. So ngayon, ang gagawin natin ay abangan ang susunod na kabanata. Ang susunod na kabanata. Imo-monitor natin ito. Ano? At saka, kayo din po, yung mga nanonood sa atin, especially yung mga OFWs on the ground, ano? Yung mga nandun sa abroad, you also have to let us know. Ito ba yung natutupad ng maayos, di ba? Dahil kami po dito sa Manila, ay pwede natin ilapit, ano, sa mga kinaukulan kung sakasakaling nagkakaroon ng mga lapses or their services need improvement, that's where we step in, ano? Nandyan yung mga NGOs, yan yung mga CSOs or civil society organizations na handang tumulong at maipaabot sa mga agencies kagaya ng OWA kung sakasakaling medyo kulang pa yung kanilang serbisyo. Okay? Magbabalik po ang Radyo OFW sa loob lamang po ng ilang sandali. Oras po natin, 8:23 p.m. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. For the passies, the cover-up,
Don't forget, we're the bad guys. What? You're going somewhere very bad. Do something that'll get you killed. So was that like a pep talk? Oh, yeah! That was a great shot, man. Hey, I don't do hugs. I'm not a hugger. Not a hugger. Suicide Squad. Only in cinemas. Sobrang init. Sumakit ang ulo ko. Buti, mabait gabi ko. Taas ng lagnat ko noon. Buti may nagmalasakit. Nanghina ako sa headache. Buti may tumulong. Sa sakit na ulo ko lagnat. Kusang lumalang pag-aalaga. At wala nang hihigit pa sa ingat na napapadama natin. Kasama kami, Jessica po. Jessica, ma'am. Mrs. Biojessic po. Biojessic! Ingat na mong dama. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KPP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts. Hana Senyales at Martin Javier. Ito ang Radyo OFW. Sa ating public service program para sa mga OFWs, ito ang Radyo OFW sa television. Yeah. Ngayon naman ay bigyan na natin ng ilan sa mga messages po ninyo. Meron tayong mga early check-ins. Yung sagot pala sa tanong, ano may question of the day natin para makapag-participate sila? Ang ating question of the day ay... Ano ang napansin mo bilang OFW, ah? Na pagkakaiba ng kulturang Pinoy kumpara sa ibang lahi? Dahil syempre, di ba, iba naman ang kulturang Pinoy. At yan ay talagang first hand na we witness, ano, nakikita ng mga OFWs, especially mga sa ibang bansa. Ano bang mga sagot nila? Ilan sa mga sagot? Ito? Kay Doc Det, pansin ko lang mas adik ang Pinoy sa mga new and high-tech gadget unlike sa ibang lahi. Oh. Napapansin mo talaga 'yan kahit sa MRT, sa train, talagang nakahook yung mga Pilipino, parang hindi na sila nag-uusap. Actually, kaya nga tayo tinawag na tech capital, yes. 'Di ba? Kaya hindi lang 'yon, kundi social media capital din. Napag-uusapin yung social media, mamaya yung guest natin na makakausap natin ngayon sa programa natin ay pag-uusapan natin yan, ano? Maganda, yeah. Yung social media kasi alam mo, para na tayong lahat nagiging citizen journalists, di ba? You have access to all sorts of information and you also have the means to ang voice bilis, out. Ang bilis-bilis mag-react. Ang bilis, kaya nga viral, di ba? Kumbaga, yeah. Yan yung portal mo sa mundo . And because of that, ano, because of this gift of technology, it comes with responsibility. Sabi nga ni si Spider-Man ba, yan nagsabi, with great, yes, power comes great responsibility. And sabi naman ni Gemeline from Taiwan, ang pinagkaiba ng kulturang Pinoy kumpara sa ibang lahi ay mas masaya ang celebration, gaya ng fiesta at Pasko. Pinaghahandaan po talaga natin, pero dito sa ibang bansa, simple lang, parang ordinary day lang. Yan yung experience ko sa Taiwan na isa sa
ko makakalimutan. Mm. Yung pagtawag ko sa family ko, ang saya-saya nila, naghahandaan, pero nandun ako sa Taiwan, ano lang, nasa kwarto. Ah, ganun? Walang ginagawa. Okay. Kasi dito talagang mafiesta tayo, lahat ng santo may kanya-kanyang fiesta. Eh, hindi naman ganun, ano? Actually, siguro... Buddhist naman kasi it's sila. It's because tayo dito ay Catholic country, predominantly. Kaya ang dami-daming mga fiesta, di ba? From Nap Rodolfo, Switzerland. We value Switzerland. Education. Uh-huh. We try to get university degrees as much as possible. Pero yung ibang lahi, pwede na ang vocational courses. Di ba sa atin talagang kailangan igagapang talaga makapagtapos lang ng pag-aaral? Totoo, no? Kasi actually, ngayon nga eh, well, hindi na siguro ngayon, not as much as before, pero there was a time na masyado tayong conscious, ano, yung mga parents, kailangan either attorney ka, doktor ka, di ba? Dapat may titulado ka eh. Pero ngayon, pretty more practical, di ba? Hindi naman, not necessarily, ibig sabihin ay, pag ikaw ay top-notcher sa klase o valedictorian, ay ibig sabihin, ay yayaman ka. Yeah. Di ba? Hindi naman, it's not... Nasa discarte nga daw yun, yes, sa buhay. Yes. Sometimes it's better to be street smart, di ba? Yeah. Kaysa yung book smart. Marami kaya sa mga ano, ah. Hindi, this is not to discourage education, but of course, kanya-kanyang discarte ngayon. At saka, some of the more successful mga entrepreneurs or ibang field, ano, na yung mga dropout eh, di ba? Bill Gates. Oh. But anyway, as a culture, no, tayo mga Filipinos, we really value education. Yun naman ay, hindi naman dapat yun aalisin, but especially for the future generations to come. Kay Attorney Lovely Fernandez of Singapore, Filipinos are very accommodating kahit na sa ibang bansa. Basta magkaroon ng gathering at may mga bisita, naghahanda at nag-iimbita sa mga kakilala. Mm. May mga Pinoy rin na sa sobrang hilig mahilig magyabang ng gadget, yung kanina din. Mm-hmm. Kahit ang ibinibili na ay utang or credit card, ito yung sad part. May mga Pinoy rin na sobrang nagmamalasakit to the extent na napapahamak sila sa pagtulong. Ibig sabihin, kailangan latest palagi yung gadget, diba? Kung anong version yung, ano, yung... Pero totoo to, may mga situation talaga na yung mismong Pinoy pa yung sobrang magtitiwala ka, pero at the end, sila pa rin naman yung magbibigay sa'yo ng negative impact sa life mo. So, kaya sabi nila, laging sinasabi, piliin yung magiging kaibigan, wag basta-basta magtitiwala. Kagaya ng pag-ibig, sabi ni Sir Marvin. Naku! Choose your friends wisely. Yeah. And choose your partner wisely. Okay, ilan na lamang, ano? Ilan pa? Ilan pang mga ano? Sabi naman ni Lorena Santos, ang Pilipino daw, very hospitable, tapos yung ibang nationality. Siguro, sabi niya impolite, pero hindi naman natin yun nilalaman. Siguro may na-experience lang siyang kakaiba. Kaya nasabi niyang impolite. Sabi naman... Pero I'm sure walang magiging impolite kay Lorena sapagkat birthday niya ngayon. Wow! Birthday! Happy birthday! We politely say happy birthday, Lorena. Happy birthday sa'yo! Tapos sabi naman ni Soledad Valdez, ang Pinoy ay maagang pumapasok at laging bagong ligo. Bantayan mo man o hindi, gagawin ng trabaho, may disiplina sa sarili. Uy, ako magsishare ako ng personal experience dyan sa laging bagong ligo, ha? Sapagkat alam niyo po, ako po ay laking Middle East. Kaya nga, pasensya na, minsan yung mga masyadong malalalim na mga Tagalog words, ano, Filipino words, ay hindi ko masyadong mag-gets. And the reason for that, ukol, hindi niya alam. Oo, yung mga ganun, di ba? Kasi hindi po ako nag-aral ng Filipino sa school formally, not because I didn't want to, kung hindi po ay ako po ay produkto kasi ng ano, no, ng Middle East, particularly sa Abu Dhabi. Ako po ay batang Abu Dhabi. Doon na po ako nag grade 1 hanggang actually in between nagkaroon pa kami ng time na na-assign yung father ko sa States. So, talagang all throughout my childhood ay nasa ibang bansa. At wala pang Filipino school sa Abu Dhabi at that time. So, napunta kami, umattend kami Indian school dyan sa St. Joseph. Yung mga nasa Abu Dhabi, I'm sure alam nyo yung St. Joseph's Parish dyan, ha? Dyan po ako nag-aral. Anyway, going back dun sa ligo, alam nyo ho, sa Abu Dhabi,
there was a time na nag-transfer kami sa isang international school. So, ang mga classmate ko doon, sis, puro Egyptian, may Ethiopian, may Iranian, may Pakistan. Iba-iba talaga, international talaga. At ako lang yung United Filipina. Nation. United Nations. And I was the representative of the Philippines. feeling. At doon sa classroom namin, talagang kinorner ako one time nung mga girls. Ito's kasi segregated yung girls tsaka boys, di ba? Dahil it was a Muslim international school. So, ang sabi sa akin nung mga classmate ko, Hannah, come here. We want to ask you something. Ako, syempre ako naman kinabahan. Ano kaya natin tatanong nito? Ano man tinanong sa akin, sis? Is it true that Filipinos take a bath every day? Oh. That was the question. At ako naman, syempre, of course. More than once every day pa nga. Especially when it's very hot, when it's summer, more than once a day. Tama ka, di ba? Sa atin, normal na yun. Pero apparently, hindi yun pangkaraniwan sa ibang lahi, ano? Kasi, yeah, kahit sa Taiwan din, yung mga native na Taiwanese, hindi rin sila naliligo every day. At saka isa pa sis, yung mga damit. Yeah, diba tayo, sinusuot nila ulit. Tayo, syempre, pagka nasuot mo na yan, diretso na yan sa labahan, di ba? Pero sa kanila, hindi. In fact, nung, alam to ni Pards Marvin, wala lang siya dito. No? Pero nung Koiria, nag-aral din sa Germany, nakaschedule yung aming laundry days. Ibig sabihin, sa, for example, MWF, de color, Tuesday, Thursday, yung mga puti. Tapos, they were limited. Siguro mga tatlong piraso lang ang pwede mong ipa-laundry. Mm. So, tinatanong ko, why is that? Kasi syempre tayo, di ba, bihis, laba ka agad. Pero apparently, sa kanila, ay hindi pala ganun. Kasi inulit-ulit nila, di ba? Parang ano kaya yun? Nagtitipid sa tubig? Or sadyang nakagisnan siguro, lang nila? Oo, ano lang. Ganun lang talaga, no? Maybe it's a cultural thing, di ba? Kaya yun nga yung tanong natin. Kasi etong mga OFWs natin, sila talaga yung nakakaranas, sila yung nakaka-observe niyan firsthand. Ano? Nung pumunta ako sa Japan, nitong June, ang isa doon sa hinangaan ko sa Japan, yung disiplina talaga. Mm-hmm. At saka yung walang traffic. Oh. Although maliit din yung kalsada nila, kasi laging kino-complain dito sa atin, di ba na, baka pag lalong niluwagan, mas magiging yung daloy ng traffic ko. Mm-hmm. Sa kanila kasi nagbibigayan talaga. Mm-hmm. So, isa yun sa na-witness ko habang nandun. And yung, di rin sila nagpapalit everyday ng damit. Ah, ganun ba? Dun sa nakita ko din sa kanila. Alam mo, maganda sa mga OFW, ano? Pagdating sa mga bansang napaka-stricto, for example, sa Singapore, bawal nga mag-chewing gum dyan, di ba? Ang daming bawal. It's a fine city. Not just because it's beautiful, but ang dami talaga mga fine. As in multa, literal. So, pero ang mga Pilipino, pansinin mo, marunong sumunod. Di ba? Very, very disciplined pagdating sa ibang bansa. Pero pagdating dito sa atin. Pagdating dito, back okay. Back to basic. Traffic light, red light is an option. Mga ganun. Pero sana kung ano man yung natututunan natin sa ibang bansa, dito maging example tayo, di ba? Na kaya natin maging madisiplina. At syempre, with this incoming, with this kasulukuyang administration natin, ay, di ba, mukhang unti-unti nang napupunta tayo sa ganung direction. Yeah. We have to be disciplined, di ba? Dahil yan ang gusto ng ating Pangulo. Okay, siguro mga last two or three? Eto, si ating Suki, si Ron Rolando Carabeo. Ang Pinoy masipag, matyaga, masayahin, mapagmahal sa pamilya na wala sa ibang lahi. Masipag, matyaga, masayahin. Alam mo yung masayahin, yan ang isa talagang true. Totoong-totoo talaga yan, ano? Kasi tayo, despite a... Diba, madami naghihirap, o di kaya, for example, yung maraming ang na-amaze ng mga foreigners dahil nangyari yung Yolanda, which was the biggest super typhoon, diba? Yeah. Pero nagtataka sila, bakit nakangiti pa rin yung mga nag-viral nga yun. Diba? Ano nangyayari sa mga Pilipino? Why are they still smiling? Ganyan kasi talaga tayo mga Pilipino. So, we know how to keep ourselves happy.
Which is a good thing, di ba? Para hindi naman tayo sobrang-sobrang problematic. So, tama yan, ano? Maraming salamat sa'yo, Rolando. Sabi naman ni Sunita Vargas, yung Pinoy daw close to each other. Masyadong close yung family, family-oriented. Tama. Pero alam mo, para sa akin, may disadvantage din yung pagiging family. Masyado nating closeness. Ganun ba? To the point na kahit may pamilya, nakasama mo pa rin sa isang bubong. Actually, di ba? Extended yung families. Dati nun, hindi ko yun nare-realize. Pero nung nang ibang bansa ko, doon ko naisip na madaming disadvantage pala yung ganun. Kasi tinotolerate mo sila, eh, hindi sila nakakatayo sa sarili nilang paa. Mm-hmm. Kaya kahit may apo na, nandun pa rin si nanay, tumutulong, although hindi namang masamang tumulong. Kaya lang, ang isa kasi sa prinsipyo ko, yung pag nanay mo, dapat hindi mo siya inoobliga na alagaan yung mga anak mo kung magpapamilya ka. Mm-hmm. Dapat tatayo ka sa sarili mo. Kung gusto lang ng nanay mong alagaan yung anak mo, that's good. Pero kung uobligayin mo siya dahil magtatrabaho ka, parang hindi para sa akin, hindi tama. May tawag po dyan. Hashtag hugot. Hashtag single ba yun? Oo, oh, ganun. May pinaghuhugutan itong partner ko. Pero tama yun, ano? That we are really, really very known for being so family-oriented. Even, ano, no? Sa ibang bansa, malaman mo lang na kababayan mo. It's not even family. For example, pareho kayong Kapampangan. Relate na relate. Best friends na kaagad kayo, di ba? So, ganyan talaga. Ganyan talagang ugaling Pinoy. Ang iba pa nating mga sagot sa tanong, question of the day, pwede pang humabol, yung mga viewers natin. Ano ang napapansin mo na pagkakaiba ng kulturang Pinoy kumpara sa ibang lahi? Ipadala nyo sa amin yan. Ang ating Facebook page pala, no? facebook.com/radioofw. Ganyan din sa Twitter at sa Instagram. Hanapin nyo lang po ang Radyo OFW. Kami po yung magbabalik. At sa amin pong pagbabalik, makakausap natin ang Supremo ng PEBA. Walang iba si, kundi si Mr. Kenji Solis. Yan po ay sa pagbabalik ng Radyo OFW. A Tri-Media Pro Incorporated. This is HRI TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest is established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things have changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. My dad joined Starfleet because he believed in it. I joined on a dare. You joined to see if you could live up to him. Oh my God. I know why you're here. Why we are all here. Our captain will come for us. Mercy will be the last thing on his mind. I'm counting on it. Kevin to throw together maybe a couple of logos for us. Oh. Is it the boobs you don't like? Because I can make them bigger. Somebody's trying to unleash the dead on New York City, and we may be the only ones that can save it. Let's go. We need to fight these damn ghosts. Woo! That is a deadly high five. Don't piss off the ghosts. Really? Sa unang 6 na buwan, dapat breastfeeding lamang kay baby. Mula 6 month, bigyan din siya ng iba pang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding hanggang 2 taon o higit pa. Mahalagang bahagi ito ng first 1,000 days ni baby. Isang paalala at pakikiisa sa buwan ng nutrisyon mula sa 8 Tri-Media Broadcasting Network.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hannah Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. Balik po ang Radyo OFW sa telebisyon. Sa ngalan po ni Parts Marvin Javier at ni Brother June, kami po ang inyong mga kasama sa Radyo OFW sa telebisyon. Ako po si Hannah Senyeres. Gumamela is here. Gumamela is here to stay. At syempre pa tayo ay napapanood sa Cabling Channel 7. Happy, happy viewing sa lahat ng ating mga televiewers. At syempre sa online natin sa website at sa streaming sa atrimedia.com. Ngayon ay marami tayong pag-uusapan with our special guest for this evening. Umpisahan na natin, ha? I-introduce muna Gumamela. Kung sino ang ating guest for today? Ang ating guest for today ay walang iba kundi si Jebby Solis. Siya yung founder ng PIBA. Hinahangaan ko siya dahil siya na siguro yung taong nakilala kong pinakakalmado sa lahat. Kahit binubugbog ng problema or issues, nakangiti pa rin. Yan ang maganda. Nasa linya na si Kenji Solis. Hello, Kenji. Oh, nawala. Ayusin natin ang linya. Alam niyo po ang PIBA, no? Yung Pinoy Expats OFW Blog Awards. Ay, yan ang nagpapaviral, ano? Nang maraming mga isyung OFW. Dahil yan mismo ang pulso ng OFW, di ba? Pakwento natin kay Kenji kung paano nag-umpisa yan. Kenji? Hello, hi! Hello! Good evening po sa lahat. Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Magandang gabi din sa iyo, Kenji. And of course, kay Mrs. Kay Michelle, kay Heaven, at kay Heaven. Ayan. July. Ikaw nga munang tatanungin okay, natin ang question of the day. Ha? Ano ba pagkakaiba? Kasi ikaw, ilang years ka pa nag-OFW? 12 years. Isang dosenang taon. Wow! 12 years. Oh, at mostly sa Middle East ito, no, kapatid? Oh, sa Saudi. Saudi lang. Ah, sa Saudi lang talaga. Oo. Oh. Oo, Saudi. Ayun. So, anumang nakita mo na pagkakaiba? Ikaw nga matanong namin. Do you remember? Oh, hi. Do you remember? Kasi syempre, after a while, parang nasasanay na tayo na hindi na natin napapansin. Pero nung unang pag, ano mo nun, yung unang pagdating mo dyan sa, dun sa Saudi, hindi ko nasasabihin ko ng taon yon, pero ano yung unang mo napansin na kakaiba? Saan ka na culture shock? Malaman nga natin, ano? Oh, yes, Bali, ang nangyari kasi, nakakatuwa yung pagdating ko doon sa Saudi. Kasi, pagdating ko ay September 24. Ano? So, that's a national holiday, tapos Friday. Yung binigay lang sa akin ng agency ko ay telephone number ng opisina at saka ng amo ko. Mm-hmm. Dahil doon, Friday, walang
pasok doon kasi yun yung pinaka-Sunday doon. Okay. So, tawag ako ng tawag sa opisina, walang susundo sa akin kasi Friday, walang opisina eh. Tapos holiday pa. So, naiwan ako doon na naghabang sa terminal ng bus na hinahatid kung saan galing yung from the airport to the bus terminal. Nagantay ako sa aking amo. Oh. So, gano'ng katagal ka nag-antay? Nakakatuwa kasi habang nag-aantay ako, yung mga matatanda at matatagal na sa abroad ay binibigyan ako ng 5 real, 10 real. O ito, gamitin mo pambili ng pagkain. Ito, gamitin mo para pantawag sa amo mo. Ganon. So, nakakatuwa. Nagpag-antay ako na may mga kaibigan ako na mula dito sa Saudi, which is magandang tip din yan mula sa Saudi, na nagbakasyon, tapos nakilala ko dito, na sabi ko, pupunta ako ng Saudi. Iningi ko yung kanilang mobile number. Magandang tip yun na para sa mga nag-abroad sana, lalo na yung mga first-timer, pag may kakilala sila sa abroad, lalo na kung saan sila pupunta, humingi na sila ng number, mobile number. Para kung ano't ano man, at least may matatawagan sila kahit papaano. Kasi ngayon, meron na tayong mga mobile eh. There was a time na hindi pa uso yung mga mobile phone, kaya asa ka sa landline. Dapat meron kang barya para maihulog mo dun sa payphone, hindi ba? Oo, barya. Inabot natin yun. Ka. Oo, pero ngayon eh... Oo, diba? Inabot natin. Sige na, makikidamay na ako. Talaga naman inabot natin yun. Pero, talagang... Oo. Oh. Parang hindi naman kasi nagkakalayo yung dahil ating mga edad, aminin na natin. Oo, baka mamaya umabot pa yan kung ilang taon na. Yan lang tayo, sa inabot na natin yon. Pag-usapan na lang natin kung paano ba nag-umpisa itong PEBA. Oo. Bago ko sabihin yan, ikwento ko muna sa inyo yung sinasabi. Nag-uusapan nyo kasi yung Germany, Singapore, Japan, pagdating sa mga batas. Oo. Siguro naman, wala nang hihigpit pa sa Saudi na batas, ano? Ay, oo naman. Talagang kakaiba. Mahigpit talaga doon, di ba? Kaya kailangan behave, so, di ba? Top list. Oo. Lalo na so, sa mga kababaihan. Kaya kailangan talaga covered, di ba? Ang katawan. You cannot show much skin. Unlike in Abu Dhabi, we had some liberties kahit papano kasi medyo open city. So, hindi naman kami required, no? Pag lumalabas na nakabelo or what. Pero sa Saudi, napakahigpit, di ba? Ang daming bawal. Oh, hindi lang katawan. Hindi lang katawan. Actually, kung minsan may mga mutawa na umiikot-ikot sa mall, tapos pag nakita ka na walang cover yung book, ay talagang papakoberan ka. Mutawa one time isa, na no? Nagalagala kami ni... Moral police. Religious yan. Police. Religious police. One time, galagala kami ni Sheila, tapos wala siyang dalang pantakip sa book, yung tinatawag natin na tarha, ay wala siyang pang-cover. Ang ginawa namin, meron akong panyo, yung panyo, kinover niya sa buhok niya, nagmukha siyang katawa-tawa. Basta lang makuveran niya yung kanyang buhok. Kumasya ba naman yung panyo mo? Kaya nga matatawa ka, di ba? Kung paano niya pagkasya yung panyo, dun sa makuveran yung kanyang buhok. Hindi pa uso Instagram nun, kaya siguro wala kang picture nun, ano? May picture siya. Patrobak person. Okay. Yung sa PEBA, kung paano nag-umpisa, no? Oh. Ano yan eh, bali nagbablog kami ni si Sheila at saka ako na nominate yung aming vlog sa isang vlog awards. Okay. Tapos napansin ko na yung mga nominated na mga vlog award, mga vloggers, mga vlogs ay walang masyadong OFW. Mm-hmm. Walang masyadong mga overseas Filipino. Whereas na dahil sa community, sa grupo at mga vloggers, marami akong kilala ang mga OFW na vloggers. Kaya doon, nagsimula na nagsabi kami ng misis ko na why not na we create a contest parang vlogger award para sa mga OFW mismo. Ayun. At sa mga expats. Doon nagsimula yon. At maganda kasi marami ding na-encourage ng mga OFWs na magsulat, di ba? At kumbaga, kahapon na pag-usapan kasi yung homesickness. That's one way of easing the homesickness, the loneliness, na ma-express mo yung sarili mo, di ba? So maganda yon. Tama, totoo yan. Yes, that's very, very true. Kasi yung dati, yung pinakasikat na medium. May kwento ako dyan, Sir Kenji, ano? Nung first time na nakilala mo ako,
emotionally wrecked ako noon that time, as in. Ikakwento mo ba sa akin? Oo, sige mo. Pero, laglagan ba to? Hindi, pero tama yun, ano? Kasi may kanya-kanya naman tayong mga issue, mga problema pinagdadaanan. And you really need to find an outlet para sa ganyan. At yung pagbablog ay isang napaka-productive na outlet. Yeah, way back then kasi Facebook ay hindi pa ganoon kasi kasikat. Friendster yung pinakasikat. Pero other medium ay yung yung other medium ay Friendster at saka blogger, blogging. So, maraming OFW na nag-sort into blogging. Kaya doon nagsimula yon hanggang sa yung PEBA ay lumaki hanggang hindi na siya naging blogging awards lang. Naging photography awards hanggang sa later on nag-evolve siya into issue-oriented at naging bosses ng OFW nga sa social media. Ayun. At sa ngayon ay isa na siya sa pinakamalaking grupo ano, dyan sa social media. Kung saan talagang ramdam mo yung pulso, yung sentiment ng OFW mismo. Diba? Oo, tama. Masabi ko lang yung PEBA ay sa ngayon nasa 404,000 kami mahigit. Ano? 404,000. Almost 500,000 tapos, members. Yeah. Oo. Sana nga umabot kami ng 500,000 for the year ends. Tapos, ang reach namin ay umabot siya ng 3 to 4 million in a week. Yung ibig sabihin, yun yung inaabot ng mga posts. Tapos, yung engagement naman, yung mga comments, nagla-like, nagsishare, ay umabot ng mga 600,000. Kuminsan, inaabot ng 1 million na mga in a week yan, weekly. And I understand napakaraming admins din nakalat sa buong daigdig ano? Ilang admins ba to? Meron kaming 56 admins in 24 countries. Oh, okay. So at least kung merong mga issues on the ground ano in a particular area, ma-update ka agad, malalaman ka agad kung ano. Yun yung isa sa advantage ng PIBA. Dahil around the globe yung mga admins, kahit natutulog yung nandito sa Pilipinas, active pa rin yung page. May magpo-post pa rin. So round the clock, ano? Yung updating. Tama. Ngayon na may iba naman tayo, kapatid, ano? Sapagkat kanina napag-uusapan namin ano ni Gemma na social media capital tayo, ano? Mahilig talaga ang mga Pinoy sa social media, particularly sa Facebook. At pero Facebook, Twitter, oh. Yes, Facebook, Twitter, Instagram, lahat na. Pero syempre, meron ngang kaakibat na responsibility 'yon. At alam mo dun sa blog mo, ano? Yung jbsolis.com, which is probably the most popular OFW blog there is, sapagkat alam ko millions din ang nare-reach na to. Pero ang isa na nakakuha ng attention ko doon ay yung binlog mo about cybercrime law in the Middle East. Oo, actually, hinati-hati ko pa yon into Saudi Arabia, UAE, kasi sobrang laki ng kanyang scope. Yes, that is very important yung cybercrime law na doon. So, ibig sabihin, yung mga OFW, dapat careful sila kung ano yung iba ipopost nila sa mga social media accounts nila sapagkat meron pala mga penalties. For example, ano, sa Saudi, yung tinatawag na cyberbullying, napakataas pala nung penalty kung sakaliang mahuli ka. No? Meron pang ilong. Kalahating milyon. Kalahating milyon ang penalty doon. Real. Wait, kalahating milyon real sa real, sa peso, magkano yun? Times 12 mo. Hindi ako magaling sa fast math eh. Gemma, magkano na? Siguro, baka mga 6 million. Ah, okay. Ang very stiff ng penalty, ano? That is for cyberbullying. At when you say cyberbullying, ano ba ito? Particularly, yan yung parang ibubully mo yung isang tao online. Pwede kang magpapayal ng kaso sa'yo na binubuli mo siya online. In a way na parang sinisiraan mo na yung kanyang dignity, sinisiraan mo na yung kanyang pagkatao, in a way na napapahiya na siya online. May nakaka-relate dito. Kasi actually sa totoo lang, tayo ang mga OFW, most especially, mostly sa mga Middle East ay malalang tenet dyan. At yan ang pinaka number one hangout ng mga OFW kung saan after ng kanilang trabaho
ay tututok na sila dyan sa Facebook kasi dyan sila nakikipag-chat sa kanilang pamilya, nakikipag-browse ng mga pictures ng mga kaklase, nakakawala ng homesick. At the same time, yung pamilya naman nila sa Pilipinas ay nakikipag-communicate naman sa kanila through chatting, video chatting. So, very talaga, napakalakas niyan sa OFW yung social media. Oo nga, at dun nga sa vlog mo na yun, basa ko. Tapos, na meron ngang ano, yung minura lang niya yung colleague niya, di ba? Tapos parang kinasuhan, pinakita lang yung ebidensya. Yes, colleague niya sa trabaho. Yung mismong message sa, I guess, Facebook Messenger yun or another instant messaging app. At on that ground, na ano siya, no? He was charged in, sa UAE naman to, nangyari, no? Sa UAE. Oo, natanggal siya sa trabaho, okay siya. At saka meron din akong nakita sa Facebook post dyan sa Dubai ni Consul General Raymond, Paul Raymond Cortez, na hindi lang cyberbullying, kundi yung pag-share ng mga gruesome pictures in social media. Ito daw ay punishable by law. When you say gruesome, for example, yung mga aksidente, di ba? Yung mga na-aksidente, tapos yung... Yes. Ipinapost yun. Yes, actually, ganito kasi yan eh. Isa rin yan sa mga gusto ko sana i-expound pa kasi bihira yung nakakaalam yan. Yung mga gruesome na yan na mga pictures kasi without consent yan sa mga taong involved sa accident. Oo. Without consent yan mga taong. Kasi biktima diba? Ka na nga, di ba? That's duguan also ka na in line with the pictures na. Yes. Yes. So this is not mag-post niyan basta-basta without consent from them. At the same time, yung mga picture ng babae o picture ng lalaki tapos ipo-post mo sa Facebook tapos without their consent, that is also punishable as part of the cybercrime law sa UAE yan, ha. Sa UAE, we're talking about UAE. So hindi lang ito so, napaka-strict actually pero hindi natin alam. Hindi lang limited sa social media, kundi pati yung camera ng mobile phone mo. Yung tamang paggamit ng camera, hindi ka pwede mag-spy, mamboso, di ba? Kundi may mga penalties din. Yeah, that's very true. Actually, kasi ganito yung nangyayari niyan eh. Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga swapping-swapping ng mga mobile phone, ano? Pag-upgrade into a better one. Natin alam pala na yung mga camera phone pala natin, ang mga smartphone, akala natin, dinilit na natin ng mga picture. Andun pa yun. Huh? Andun pa yan. Mag-retweet nila yan. Through an application. Yes, that's why. Wag isa-swap. Yes, hindi yan mati-delete. Yeah, isa yan sa mga blinag ko kasi mga kapatid, alam nyo, ito mga babae, mga kababayan natin, mahilig yan sila sa mag-picture-picture ng kanilang mga magagandang mukha. Mm-hmm. Kung minsan, hindi lang mukha, no? Mga iba pang mga masisilang bahay. Masyadong private na. Ngayon, akala nila, yes, akala nila na delete na nila yon. Ngayon, ibebenta nila yan into a cheaper price, i-trade in sa mas malaking, mas magandang klase. Ito namang ibang mga lahi, siyempre, i-retrieve nila yon. Kaya kung makikita ko, mapapansin mo, Bing, ilang beses tayo nag-report ng mga pages na may mga Pinay na mga pictures, ano, na mga talagang masasagwa yung mga picture. No? Tayo galit na galit naman tayo. Ang iba sa atin, mga galit na galit, kasi nga, bakit nagpo-post ng mga picture? Yung iba naman, yung mga Pinay, hindi na alam na naka-post pala yung mga picture nila kasi na-retrieve na ngayon sa kanilang mga in-swap na camera. One time nga, di ba, may humingi ng tulong sa atin na i-report. Nagpapatulong kasi na kung pwede i-report. The more, pag madami yung nagre-report, binibigyan naman ang attention ng Facebook. Kasi meron namang paraan para ma-report yan, ano? At ang importante talaga dyan, kung walang consent nung taong ipopost mo, bawal na bawal. Hindi lang, there need not be a law. Kasi, ano yan eh, parang moral law na lang. Respeto diba? Na respeto lang. Na lang. Actually, nung isang araw, meron akong nakita din sa social media, no? Nung yung tinabihan niya lang sa bus, tapos nakanganga habang natutulog, tapos pinost na, tapos ginawa niyang katawa-tawa yung picture, ano? Pero, yung pala, yung hardworking taong, yung babae. Yung natutulog, yung babae, talagang... I believe single mother yata, tapos very hardworking, wala na halos pahinga, kaya sa bus, nakakatulog siya. So, sabihin, kawawa naman yung tao. Yun na nga lang yung chance na magpahinga, tapos, diba, gagawin mong
mga katawa-tawa yung and napansin natin sa social media din, more on ang sinishare nila, pinopost nila negative. Mm-mm. Yun lagi natin, yun din yun lagi namin sinasabi na bakit tayo mag-i-engage sa negativity kung may isi-share naman tayong positive. Mm-hmm. Pag na tayong dumagdag sa... At saka yung mga ganon, yung mga po-post mo siya sa Facebook, tapos magbabiral, ano? Tapos may matinding problema. Alam mo, may problema kasi yun eh. Kasi there is a tendency na mag-suicide yung mga tao. Dahil siyempre, hindi nila kaya yung presyo, yung kahiyan, o kung ano man. So we should really be mindful, lalo na yung mga OFW. Diba, ginagamit natin yan sa mga bata, lalo na sa mga teens na huwag natin masyado silang i-bully. Pero doon naman sa social media, marami din namang nambubully. Ako nga, binabansagan akong nambubully daw ako eh. Hindi, ay, ganun ba? Mali yata eh. Para ako yung binubully. Oh, adult bullying. Hindi, oh, saka ano? May hugot? Hindi, pero respeto lang naman. Hindi ba? Hindi naman kailangan. Kasi ang problema, no? Pag tayo ay nasa likod na nung screen o ng keyboard, parang mas na-empower tayo. Ibig sabihin, harap-harapan, di mo naman kaya sabihin sa akin yan eh. Bakit online nasasabi mo? Di ba? So dapat kung ano yung ugali mo offline, eh yun ang dalhin mo rin online. Kung ano yung respeto mo sa isang tao. Kasi dun mo makikita kung yung upbringing din ng isang tao, di ba? Hindi naman ko mo... through mobile yan o through social media. And eh, kung hindi mo may naman license ka na to kung walang chance na mag-usap kayo ng personal, pwede mo naman i-private message eh. Ba't kailangan mong sabihin pa doon, i-post pa, di ba? Mm-hmm. Parang ethical. Oh, at saka kapatid, a little warning lang doon sa mga nasa Middle East, lalo na sa Saudi Arabia, kasi syempre, medyo kabisado natin dyan. Sa Saudi Arabia, yung mga SIM card namin, dati, mga SIM card na mga nasa Saudi Arabia ay nakaregister yan just sa national ID. Okay. So ngayon, pag nag-post ka something at na-trace kung saan galing yung post, di ba, napakadali how to track it. Napakadali kasi the SIM card na ginamit mo as mobile phone, as data sa internet is registered sa ikama mo, sa national ID. So they can easily track kung sino nag-post. Ayun. Nag-gets kasi nyo? Wala tayong ano eh. Basta mili ka lang ng... very easy. Oh. Dito wala. Wala tayo kasi pwede ka lang bumili ng SIM card sa Taiwan ganyan sa tindahan, din. Sa sari-sari store, kung saan man. Walang registration, kaya dito. Alam mo, dapat siguro ma-review din natin yan, ano? Na maging, kumbaga, each SIM card should be accounted for, di ba? To avert crime na rin at saka yes, yung kung ano mga modus dyan. At saka yun, syempre, yung ganyan mga... Yeah, totoo. Oh. Ayan. So, for my experience, medyo nanibago ako pagdating ko ito. I can easily buy data SIM card or mobile SIM card just anywhere. 50 pesos, that's all. I can have 10, 50, 100 SIM cards as long as I can buy it. Doon sa Saudi, pero, hindi. Pero ano, be careful din na yung mga mumurahin na number. Kasi... ano na yan, yung mga gamit na rin yan. Ah, ganun ba? Oo, di ba, napansin mo dati, yung mga old SIM card, binibili nila. Ah, mga gamit na rin yan. Tapos binabalik lang dun sa... Binabalik lang nila. Oo, tapos kunyari... Kaya minsan nga yung isa kong kakilala, napansin daw niya, ba't madaming tumatawag sa kanya lagi? Sabi ko, saan mo ba binili yung SIM card mo? Binili lang daw niya sa bangketa, yung ganyan. Ako. Kaya... careful din tayo doon. So, mas maganda doon sa mga authorized dealers na lang, ano, ng mga telecoms. Doon na lang bumili. At dapat talaga ma-review yan sapagkat, alam mo, meron din akong mga personal na kakilala na bibiktima din ng scam. For example, magpo-post online ng for sale. Kunyari, cellphone yan o kung ano man, ano. Tapos, sasabihin sa'yo, okay, send money to this account or through yung mga remittance, di ba? Yung pala ay non-existent. So kung ngayon hahabulin mo na, you will try to call the number again kung saan kayo nakipag-transaction, ano? Pero wala na. 'Di ba kasi disposable yung SIM card eh. So dapat talaga ma-review 'yan, no? Yung registration ng mga SIM card. Totoo. Tama 'yan. Sana magkaroon na rin ng national ID. Yeah. Oh. Yeah. Ayan. Alam mo, mahalaga talagang input ng mga OFW na kagaya ni Kenji, no? Kapatid, kasi yan yung mga bagay na
wishful thinking natin dito sa Pilipinas, sana magkaroon ng ganito, sana magkaroon ng ganyan. Pero those OFWs have experienced it themselves. Sila yung makakapagbigay talaga ng input, di ba? Base dun sa mga magagandang nakita nila o na-experience nila sa ibang bansa. Marami ka pang maisasalang sa PEBA. Di ba? Sabi ko, mayroon kaming 56 admins. Baka gusto pang mag-random pick sa 400,000. So, walang katapusan tong Radyo OFW, di ba? Yes, dahil ang... Walang katapusan to. This will only be the start. Correct. Yes. At ang Radyo OFW ay kapartner ng PEBA. At lalo pa natin palalakasin yan. At syempre, itong ating palatuntunan ang magiging outlet naman, ano? Hindi lang... tayo syempre sa mga public service concerns, syempre yan ang ang foremost na ginagawa natin dito, pero ito ay isang samahan na ano ng family. It's a family, tama, we are family. Ayan, so kami nagpapasalamat sa iyo, kapatid na Kenji, at sa lahat ng PIBA admins. Salamat din. And thank you very much kay Mrs. Batiin mo naman si Mrs. Hi Sheila. Hi Heaven. Hi Galay. Ayan. Hi Heaven. Batiin nyo rin yung mga admins na nakikinig sa iba't ibang panig ng mundo, ha? Go. Yes. Hello kay Michael Noon, yung masipag nating tagagawa ng graphics. Yes. Si JB Teronyes. Mm. Si Rolando Carabello. Si Clarita. Si Perlene. Ayan. Ang napakagandang si Clarita Corneo. Uy! From Israel. From Israel yan, Israel. Oh. And then si Sir Raymond. Nice ko lang sabihin din ano, na yung mga admins natin sa PEBA, pwede kayong maki-join dito. Kwentuhan lang. Not necessarily balita or anything serious. Kaya ito lang, ano, yung magkwentuhan lang tayo para naman at least may matutunan din yung mga ibang, for example, gusto pumunta ng bansa kung nasan kayo nandun. For example, si Ate Claire sa Israel, kung ano ba yung ano dyan, ano ba yung do's and don'ts dyan, etc. So, welcome na welcome, at bukas po ang palatuntunan ng Radyo OFW para sa inyo. Maraming salamat. Si Atty. Lovely sa Singapore din. Oh, sino pa? May babatiin thank kayo? You so much. Thank you so much. Okay. Ayan. Okay. Thank you, okay, na. Kasi maubos. See you soon. Maubos yung oras na babati namin. Ayan. See you soon. Maraming salamat kay okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Aran, napakinggan niyo po si Boss Kenji ng PEBA. Oy, banggitin mo nga pala sis ang Facebook ng PEBA. Paano ba nila masasearch yan? Yung mga gustong sumali o mag-follow para malaman nila yung latest na happening sa mundo ng OFW? We aside from PIBA, may isa pa ring page, yung Boses ng OFW. Ayan, Boses ng OFW. Co-manage din natin. And yung page din natin, yung OFW Family Party List. Ayan. Page. Nasa 115,000 likes na rin tayo. So yan naman pwede nyong hanapin, inaabot. Ha? Hanapin nyo PEBA, P-E-B-A. Sa search box lang, at makikita nyo na yan. Pwede nyong hanapin ng OFW Family. Pwede nyo rin hanapin ang Boses ng OFW. At syempre pa, ang Radyo OFW. Yung iba pa nating mga text message sa inbox natin, at saka yung ating mga sagot sa question of the day, babalikan namin yan ni Gemma Gumamela. Sa loob lamang po ng ilang sandali, oras sa Maynila at sa buong Pilipinas, 9:11 p.m. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV. Ugaliin kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa A-Tri Media Broadcasting Network. The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none.
When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick up my chin and grin and say, oh, the sun will come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Tomorrow, tomorrow, I love you, tomorrow, you're always a day away. Heart to Heart, mga usaping mula sa puso para sa puso. Tatalakay sa mga problema ng ating puso. Sasamahan kayo gabi-gabi handang dumamay. Ano man ang inyong hinaing sa pag-ibig, Heart to Heart, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa HRI TV, hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network. Mula sa puso ay tunay nga ganyan. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8Tri Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Narito na ang palatuntunan para sa mga OFW at pamilya. Siksik sa balita, impormasyon at public service. Hatid sa inyo ng 3-time KBP Golden Dove Awardees for Best Public Service Program Hosts, Hana Senyeres at Marvin Javier. Ito ang Radyo OFW. Babalik po ang Radyo FW, sa ngala pa rin po ni Pards Marvin Javier at Brother June. Ako pa rin po, Hana Senyeres. Gumamela sa paraiso. Meron na lamang po tayong 15 minutes bago po magtapos ang ating palatuntunan for the day. Kahapon pala, no, nabitin tayo dun sa do's and don'ts para dun sa mga gusto mag-apply, gusto maging OFW. Recap lang, ano, nung nabanggit na natin na do's and don'ts o 10 commandments para kayo ay hindi mabiktima ng illegal recruitment. Una, do not apply to recruitment agency not licensed by the POA. Dapat doon lamang kayo sa mga lisensyado. Huwag kayo mag-apply kung walang job order ang ahensya. At huwag kayo makipag-transaksyon sa kahit sino mang hindi authorized o hindi kinikilalang representative ng isang licensed agency. At huwag makipag-transact sa labas ng opisina o registered address ng ahensya. Do not pay more than the allowable placement fee, which is 1 month salary equivalent. Do not pay any placement fee unless you have a valid employment contract at saka official receipt. Ito pa, no? Kasi meron pa rin ngayon mga PO box eh. Yeah, diba? Yeah. Hindi naman nawawala yan eh. Meron pa rin hanggang sa ngayon. Huwag kayong mainganyo, no, doon sa mga brochure naman nagsasabi na pwede kayong mag-apply at maglalakip lang kayo ng payment, ano, mm-hmm, via PO box. Nako, wag niyo yung gagawin 'yan. At ito pa, no, yung mga training center, tandaan niyo po, ha. Ang mga training center at mga travel agency, hindi po 'yan kapareho ng mga functions ng isang licensed recruitment agency. At wala pong license, ano, ang training center para mag-recruit. Kasi ang nangyayari, sis, ano, Gemma,
na yung ibang mga training center, for example, training for nurses, ang ginagawa pagka-graduate mo ay nag-recruit. Doon din mag-a-apply. Doon din mag-a-apply. Bawal na bawal po yan, ha? Iba po ang function ng training center at ang TESDA ang may jurisdiction dyan. At hindi ang POEA. At syempre, yung mga travel agency din, under the Department of Tourism, hindi rin sila pwedeng mag-recruit. So, tandaan nyo po yan. And do not accept a tourist visa. Yes. Yan yung kadalasan nangyayari. Huwag kayong maniniwala dun sa mga recruiter na nasabi, hindi, mas madaling paraan ito. Wala na masyadong proseso. Basta bili ka lang ng ticket, mag-apply ka lang tourist visa, tapos doon ka na maghanap ng trabaho. Although ginagawa yan ng iba, but that is not the correct procedure of applying for abroad. And last but not the least, do not deal with fixers. Okay? Yung isa, idagdag natin dyan siguro, yung nagkumakalat din sa social media, yung mga nagpapadala sa yun sa private message na ganito mag-apply o kaya may mga graphics sila na sasabihin may job order sa ganitong bansa, wag din sila doon malulured kasi mapapahamak sila doon. Importante lang po ninyong tandaan na dapat license po yan ng POEA. Minsan nga, no, nangyari na rin nung minsan na ginamit pa mismo yung pangalang POEA. Yeah. Gumawa ng website na POEA.something pero hindi siya yung .gov.ph na official. At yun ang ginamit, ano? Kanya-kanyang modus talaga, no, yung mga criminal elements na gumagawa ng ganyan, ng bibiktima. Kaya mag-iingat po kayo, ha? At wag na wag po magpabiktima sa mga illegal recruiters. Balikan naman natin ang ilan pang mga sagot sa ating question of the day. Galing kay Miss Leia Catores, kulturang Pinoy na wala sa ibang lahi is pagiging magalang or yung respeto lalo na sa mga elderly. Kasi dito sa ibang bansa, napansin ko sa naging mga amo ko, medyo hindi nila ginagalang yung kanilang magulang. Binubulyaw-bulyawan lang. Ganun. Ah, sad. Ito naman kay Jun Tayangona. Kulturang Pinoy. Medyo matatawa tayo dito. Hindi ko alam kung matatawa tayo or updated lang siya. Sabi niya, sa Pinas daw, suspect pa lang may sentensya na. Pero sa ibang bansa, may due process. Siguro may pinaghuhugutan si Kuya Jun. May hashtag hugot. Yeah. Okay. Ano pa? Ang sagot sa question of their pagkakaiba. Sabi pa nila, sasabihin daw na I'm proud to be a Filipino. Pero yung mga damit naman, imported. Oy. Alam mo, yun ang malungkot, ano? Hindi natin tinatangkilik yung sariling atin minsan, ano? Mas preferred pa yung mga branded. Alam niyo ba na pag kayo ay bumili ng for example made in the USA or made in France para doon sa mga talagang mahilig sa mga designer labels, ang pinapaligayan niyo yung ekonomiya ng US o ekonomiya ng France, Europe. or 'di ba? Sila ang yumayaman, sila ang nagkakaroon ng trabaho sa production ng mga items na 'yan. In return, samantalang napag-iiwanan yung ating local industries. Kinakatay natin yung produkto. Eh, prioritize natin, ha? Love your own. And when you say you love the Philippines, hindi lang yan tuwing may laban si Pacquiao. Talagang mahalin natin ang ating inang bayan. Alright, meron pa? Okay, ano to? May ano dito, no? May tanong si seller buyer. Ano daw ba ang... Tanong ko lang po, makapagpapadala pa rin po kaya ng remittance yung kamag-anak ko ngayong katapusan kahit state of emergency na ngayon sa bansang Turkey? Sana po may masagot kayo. Maraming salamat po. Toink! Depende na rin po yan, ano? Kasi syempre, for security reasons, maaring... hindi sila payagang lumabas. Hindi payagang lumabas. Isa din yun sa magiging reason doon kaya hindi makakapagpadala. O di kaya selectively, yung ibang mga establishments ay... Nag-close. Magko-close sila on their own. So, it depends. The best person to ask would be your family member. Pero, bago nyong itanong sa kanila kung kailan sila magpapadala o aabot ba yung padala, kamustahin nyo muna. Yeah. Ano ba yung sitwasyon? Diba? Kamusta na? Kasi syempre, delikado, diba? State of emergency sa Kuwait. Kaya... Unahin po ha, ang ano ha, bago yung padala.
kamustahin muna natin sila. Yung mga ano ka pa dyan, babatiin? Yung may nagbo-birthday pala sa Hong Kong, yung ating chapter member dyan. Batiin natin sila, Press Pet Chai, Press as in President of our Hong Kong chapter. Happy, happy birthday to Erica Shella Biscara of OFW Family Club Hong Kong. Ayan. Happy birthday. Happy birthday. At saka babatiin, pabati din daw kay Master Charlie Montemayor ng Palau. Mm, wow. Palau. Kay Shella ng Taiwan. Kay Jayan Santos ng Italy. Mm-hmm. At kay Ma'am Ellen ng Singapore. At Tess Gilaw ng London. Babatiin ko rin ang aking best friend na nakikinig ngayon. Finally! Wow. Siya ay nasa Hungary. Budapest, Hungary. Hello, best friend Mia. Wow. Napag-usapan pa lang natin, isa yan sa bucket list natin na. Oo nga eh. Akala ko napag-usapan natin na Hungary tayo. Pwede rin. Ay, huwag kasi ano. Bawal? Bawal. Uy, diet. Kunyari. Okay, 8 minutes to go before 9:30. Pahabol natin yung iba pang mga sagot natin dyan. Habang binabati din natin pala no, ang tropang bloopers na palagi rin naka-tune in sa atin. I believe magkakasama sila ngayon, ano? At saka yung OFW Family Club sa Taiwan. Ah, yes, supportive of course. Din sila. Sa Taiwan, yung ating Taiwan chapter, one of these days, ha? Mag-on-air din kayo. Puro mga shy type sila, ayaw mag-on-air. Pero abangan nyo po at magkakaroon din tayo mga announcement kasi meron silang mga tournament dyan, may mga sports fest. Sa Hong Kong naman, meron din silang mga announcement. Bukas, susubukan natin ano, na ma-on-air si Ate Nati Manalo dyan sa Hong Kong. At abangan nyo rin bukas, meron tayong very special guest na makakasama dito sa studio at magiging live studio guest natin dito sa Radyo Ofw. Isa po siyang former OFW. Successful success story. Success story. Gusto niyo bang ma-inspire sa kwento niya? Bukas po makakasama natin siya dito. No? At ngayon, ay siya rin ay meron ng mga business dito sa Philippines. Isa na dyan yung kanyang recruitment, yung LBS. Si Mr. Loreto Lito Soriano makakasama natin. No? Tomorrow. At magbibigay din siya ng insight. Ano? Kaya din natin siya inimbitahan dito. Kasi marami ngayon nagaganap sa Middle East, 'di ba? Yung mga nagsasara, yung mga umuuwi na ng mga OFW na di-displace sa trabaho. Ang dami-dami nangyayari because of terrorists, kung ano-ano mga conflicts, mga civil wars, 'di ba? Itatackle din yata niya yung tungkol sa marriages. Ay, yun marriages. Yata yung mas gusto niya yata pag-usapan yun eh. Yung kagad yung naging suggestion kung paano mapapanatili ang samahan ng mag-asawa despite the distance. Kasi nangyayari long distance, hindi lang relationship, kundi yung LDR naging LDM na, as in long distance marriage, di ba? So ngayon, hindi tayo ng tips din kay Kalito bukas. Abangan niyo po yan dito sa Radyo OFW. Paalam na tayo! Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong araw. At huwag niyo pong kalilimutan, ha? Every Monday to Friday po tayo, 8 to 9:30 dito sa 8trimedia.com. Ito pong Radyo OFW. Susunod na po ang Hope for the Heart. Napakagandang programa ni Father Luciano Filoni. At bukas makakasama din natin pala si Brother June. Okay, magbabalik si Brother June. Kaya patuloy lang po kayo makinig sa ating palatuntunan. At magbabalik po kami bukas, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sa ngalan po ni Parts Marvin Javier, sa ngalan po ng OFW Family Club, at ng PEBA, Pinoy Expats and OFW Blog Awards. Ako naman po, Hannah Sinyeres. Hanggang bukas, magandang araw po sa inyong lahat. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV.